alamin gaano katikas ang gagamba sa loob ng bakod. Aakyatin pa natin to, mga kasunggab, para sa inyong lahat to, syempre. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay subscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell, mga kasung, para lagi kang updated sa mga bagong videos. Like and share, at kung meron kang naapuna at medyo malulupit ang action sa ating episode para sa araw na ito, ay mag-comment ka lang sa ibaba, mag-usap-usap tayo doon. Eto, sa tulong ng isang nagpupumiglas na paru-paro na naandito sa bahay ng isang gagamba, ay nakita natin ang sapot na napakalaki. So hanapin natin ang nakatirang nilalang dito. Diyan lang kayo, mga kasung. At pagkatapos natin pag-aaralan ang sapot ng gagambang to, mga kasunggab, kung nasan nga ba yung direksyon na pupuntahan ng gagamba, ay nag-umpisa na tayong hanapin ito. Tignan natin dito sa may ilalim ng dahonan na ito, baka sakaling nandito yung gagamba, grabe talaga yung sapot, mga kasunggab, ang kapal at gulo-gulo. Pag mga ganyan, mga kasung, ang ibig sabihin yan ay kalilipat lang nung gagamba dyan, galing yan sa ibang lugar at lumipat dito sa pwestong to para magtayo ng bahay. At ayun, nakita na agad natin sa may left side ng ating footage. Kitang-kita, mga kasunggab, isang brown na higanteng gagamba ang ating namataan. Tignan natin, mga kasung, nakupo. Ay grabe naman sa laki naman, naray. Talaga namang mapapawaw ka na lang, mga kasunggab, sa sobrang laki ng ating natagpuan dito. Tignan mo naman ang balugbog, ang mga galamay na matataba at ang kanyang pangil na napakalaki. Ang tanging gagawin natin dito, mga kasunggab, ay susungkitin natin ng maiksing pamatpat nang sa ganun ay magpakahulog at ire-ready na natin ng ating pitaka nang sa ganun ay mailagay na natin. Diyan lang kayo, antabay lang kayo at tapusin sana natin ang ating video dahil mamaya ay mas malulupit pang gagamba ang inyong makikita. Kasalukuyan na nating sinusundot at nagpakalaglag na nga ang higanteng gagamba na ito. Buti na lamang at hawan sa ibaba, madali natin itong matatagpuan. Grabe na. Ayun, no, tignan nyo nung ikinumpara na natin, nung nasa kamay na natin, mga kasunggab. Oh. Napakalaki talaga ng gagamba na ito. At ang kanyang mga galamay, naku po, talaga naman. Tignan nyo, mga kasung, kapag nailagay na natin ito sa ating pitakan, talaga namang sobra-sobra yung kanyang katawan para dun. Kailangan dito talagang malaki yung espasyo nang sa ganun makagalaw sila. At pagkatapos natin doon sa buwenamano nating gagambang halimaw kanina, nandito tayo, di ba, mga kasung, pero banda ron, nakita ko ang isang makinang nasapot. Medyo tatawid tayo dito ngayon ng kalsada. Ingat-ingat tayo, dala ko na rin ang fishing rod. Nang sa ganun eh, kung sakali mang ang gagamba ay nasa taas ng punong talisay na ito, ay susungkitin na lang natin ang dahan-dahan. So ayan, noong mga panahong yan, mga kasunggab, ay naghunting tayo ng hapon. Mga bandang 5 PM na yan, so medyo magtatakip silim na. Kaya kailangan nating magmadali, mga kasunggab. At eto, iikutan natin dahil wala tayong makitang daan dito. Iikot tayo dito, ayan, medyo may konting espasyo at puntahan na natin yung sapot.
Kung mapapansin nyo mga kasunggabang, bawat paligid nito ay puno ng pine tree at sa gitna niyan ay may hale-halerang puno ng talisay. Yang lugar po yan mga kasunggab, hanggang doon sa may tabing dagat ay punong-puno po ng sapot ng gagamba. Halos dikit-dikit po sila. Tignan nyo naman ang isang to mga kasunggab, napakalaking bahay. So talagang iisipin na natin na ang gagamba nito ay nasa dahon ng talisay. Talagang magpapakataas na to nang sa ganun ay less yung madali siya ng mga predator. Siyempre kahit napakalaki nitong mga gagambang to mga kasunggab, meron pa rin kumakain sa kanila, pwede silang tukain ng ibon. Hanapin natin to mga kasung. At sa aking palagay mga kasunggab ay nakita na natin ang lokasyon ng gagamba at ayun, pagsundot natin pumunta sa kanyang bahay. Grabe naman, malayo pa lang, talaga namang malaki oh. Lumulundo yung sapot niya. Ang gagawin natin dito ay susungkitin natin gamit ng ating fishing rod at nang sa ganun kapag nagpakalaglag ayun na ang ating pagkakataon para ilagay ito sa pitakan. Pero bago natin ito ilagay sa pitakan, kailangan munang makita ng ating mga solid kasunggab. At eto na nga, grabe, eto na ang pinakahihintay ng lahat. Hanapin natin ang gagambang ito, ayun oh. Color brown mga kasunggab, pure brown po ang ating nakita dito. At sa aking pagkakakita ay talaga namang quality. Napakahaba po ng galamay at talagang napakatataba, napakatikas mga kaso oh. At ayun ang isa sa pinakapakakatandaan natin mga kasunggab sa oras na makuha na natin yung gagamba. Doon sa taas ng puno ay guluhin na natin yung bahay, tanggalin na natin yung sapot. Dahil baka isang araw mapadpad ulit tayo dyan, akalain natin na may nakatira pa. So mag-aaksay lang tayo ng oras. Balik tayo dito sa kulay brown na halimaw. Grabe talaga, wala na akong masabi mga kasunggab oh. Napaka-rare na gagamba nito. Bihirang-bihira nating matagpuan yung mga ganitong klase na pure brown, oh. Wow, tulog na tulog pa. So, punta na tayo ngayon sa ating susunod na gagambang hahanapin. Tignan nyo to mga kasunggab, ganun pa rin ang ating spot. Nandito pa rin tayo sa nakapaligid na puno ng pine tree, sa tabing daan pa rin tayo at bawat gitna niyan mga kasung ay hale-halera pong puno ng talisay. At swerte naman tayong nakakita ulit tayo ng sapot na napakahaba dito. At pagka nag-focus ng ganyan ang ating lingkod ay siguradong ayun na ang gagamba. Binilugan ng puti, susundutin na naman natin to gamit ang ating fishing rod, kailangan dahan-dahan lang nang sa ganun eh hindi sila masyadong matusok. At kapag nagpakalaglag ulit, kung pwede, saluhin na natin, pero huwag nating ititikom agad ang ating mga kamay dahil talagang kakagatin po nito tayo mga kasong. At sa konting pagsundot lang mga kasunggab, sa konting pagsungkit, ayan na ang gagamba oh, nagpakalaglag na gamit ang kanyang sapot, napakakapal. Sumabit po sa isang bulaklak ng damo. Grabe, haba din ang galamay nito. Tignan natin kapag nasa palad na ng ating lingkod. Yun oh, eto naman mga kasunggab, fighter type. Maiksi lang ang puwitan, mapayat lang. Subalit ang mga galamay ay napakahaba at napakatataba. Purong itim po ang ating nakita dito sa punong talisay na ito. So parang nawawala yata yung gagamba at ayun pala, nasa puno na ng pine tree. Grabe, ang laki mga kasunggab oh.
Pare-parehas lang to ng haba ng galamay dun sa mga nauna nating nakita. Kaya lang to mukhang mas maliit sa kanila dahil ang puwitan nito ay payat lamang. Mga kasunggab, yung mga ganitong uri ng gagambang halimaw na payat ang katawan subalit napakahaba ng galamay, grabe pong pumigayan sa pakikipaglaban. Kung ilalaban mo dyan mga kasunggab, kasi nga haba ng galamay niya, tapos ang puwitan ay mas malaki sa kanya, naku po, dadaklutin agad yan mga kaasong. Dahil yung mga ganitong klase sa palagay ko talagang gutom na gutom eh, medyo dry ang kanilang postura. So tapos na tayo dito, tignan natin ang susunod na gagambang makikita. Aba, teka mga kasunggab, kung saan natin nakukuha yung gagamba kanina na purong itim, ay may malapit lang nasapot dito. Posibleng magkadikit lang ang kanilang bahay. So tignan natin mga kasunggab. At ayun na nga, biniluga na ni Kuya Kasong yung tuktok ng punong talisay na yun. At sigurado may gagamba na naman. Kukunin na natin ang fishing rod at susundutin ulit natin to. Sundutan time na naman, magpapakalaglag gamit ang sapot. At tignan natin kung mas maganda nga ba to dun sa kanyang kapitbahay. At ito na, nagsumiksik na mga kasunggab dito sa isang halaman. Itim na naman, pero palagay kong mas maganda ang katawan nito kumpara doon sa kaninang gagamba. Dahil yung gagamba nating nakuha dito na kapitbahay niya ay tuyo ang katawan at payat. Subalit ang isang to ay bilog na bilog ang kanyang puwitan, subalit hindi naman kalakihan. Tignan natin naman pagdating sa galamay. So ito, nasa atin ang palad. At ayun, magkadikit mga kasunggab. Very behave. Magkatabi sila. Malaki talaga yung nauna mga kasong, kung mapapansin nyo. Titigan yung mabuti at pagkumparahin. At mag-usap-usap na lang tayo sa comment box section kung alin dito sa dalawang to ang mas tipo ninyo. Tignan yung maigi. At sa palagi kay malapit na tayong matapos dito sa dalawang gagambang purong itim na to mga kasunggab. Pero bago yan, shoutouts muna kay James Senpai Kabotox dahil kasama natin siya noong mga panahon na yan. Tignan nyo to mga kasung, eto po yung bakod na ating tatalunin. Kung tutuusin mga kasunggab, pag nakita po tayo ng mga bantay dyan ay trespassing si Kuya Kasung. Pero dahil sa gusto nating maghain ng magagandang episode, ayan, kitang-kita natin ang isang sapot na nagkukumislap. Talagang malayo pa mga kasunggab ay aakitin ka na ng sapot na puntahan siya dahil talaga namang aasahan na natin na may malaking gagamba sa loob nito. At hindi na natin pinakita ang ating pagtalon. Ayun, yung sapot na tinutukoy ko kanina napakahaba. Alamin natin sama-sama tayo mga kasunggab kung gaano kalaki ang gagambang nakakubli dito. Mga kasunggab, kasalukuyan na natin hinahanap ang gagambang gumawa ng mga salasalabid na sapot dito. Hindi natin masyadong matukoy dahil gulo-gulo yung sapot. At banda rito sa may ilalim.
Sa ilalim ng isang matabang sanga, natagpuan din natin sa wakas ang gagamba. Pero sa palagay ko ay hindi lang isang gagamba ang gumawa ng sapot na yun dahil napakakapal at napakarami po. Tignan natin ang isang to, mga kasunggab, kung maganda nga ba. At gaya nga ng sabi ko, mga kasong, ay hinahanap pa natin ang isa pang gagamba na gumawa ng sapot na ito. Iniwan muna natin yung isa doon. Tignan natin kung iisa nga ba ng laki to o kung magkaiba nga ba ng kulay. Pero sigurado parehas natin kukuhanin to. Mga kasunggab, konting tips lang kung tayo ipapasok sa ganitong kasukal, siguraduhin natin na walang ahas. Kung pwede, may dala tayong pamatpat, medyo hampas-hampasin natin yung damo na kung sakali mang may ahas, ay siguradong aalis ito doon sa kanyang pwesto. So tuloy tayo sa hunting. Sa mga puntong to, mga kasong, sinusundan natin ang sapot na paibaba dahil ang direksyon nito mula doon sa itaas talaga namang grabe ang ibinaba. At ayun, sa pagkakabulaho natin doon ay umangat ang isang gagamba. Nagulat din ako doon, mga kasunggab, napakalaki nito. Medyo tumaas siya, kailangan nating sungkitin. Grabe, nasisikatan siya ng araw. Ayun, so dalawang gagamba sa isang spot lamang, mga kasong. Ingatan natin na huwag itong mawala dahil napakasukal po ng lugar. At ito, pumunta na sa isang tangkay, sa isang dahon ng damo. Grabe talaga, mga kasunggab, dahil iisang pwesto, magkadikit na magkadikit, oh. Dalawang gagambang halimaw ang ating nakita. So ito yung una, at babalikan natin yung gagambang na andoon sa likod ng sanga ng puno. Grabe naman yun. Ang lahat ng ito, mga kasung, ay tanging handog lamang ng ating lingkod para sa ating mga solid subscribers. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay lagi kong ipapaalala sa iyo na mag-subscribe ka na. At kapag kinlik mo ang notification bell, hindi lang yan ang mga episode na mapapanood mo, mas grabing mas magaganda pa. So ayun, kinuha na rin natin yung isa andito sa may likod nga ng sanga. Dahan-dahan lamang, dahil talagang kakagatin tayo nito kapag binigla natin sila. Antabay lang kayo dyan, mga kasunggab. Bago natin tapusin ang ating video, ay magpapasalamat po ako ng lubos sa inyo. So dyan lang kayo. Grabe, mga kasunggab, ganyang kalalaking gagamba magkakadikit lamang sa isang lugar. Kailangan lang nating maitawid to ng bakod, mga kasung, dahil ang ating pitakan pala ay naandun sa ating e-bike. So dahan-dahan lang ang paglalakad nang sa ganun hindi malaglag ang ating mga halimaw na gagamba. So patalastas muna yung. At ito na, nakatawid na tayo ng bakod, nakatalo na tayo. Salamat naman at maigi nating naitawid ang mga gagamba at ilalagay na natin to sa ating pitakan. Tignan nyo ang ating mga nahuli, mga kasunggab. Mga kasung, sana po'y nag-enjoy kayo sa ating episode para sa araw na ito at tignan nyo naman kung gaano talaga katitikas ang mga gagambang yan. Mula doon sa una nating nahuli, sa pangalawa at sa magkasunod, maraming maraming salamat po. Sana'y nag-enjoy kayo at paalam, mga mahal kong kasunggab.